Naramdaman kong tumulo ang luha ko. Damdama ko ang sakit ng buong katawan ko. Lalong-lalo na ang bandang tagiliran ko. Iminulat ko ang mata ko at agad tumambad sa akin ang puting kisame. Isama mo pa ang liwanag na nanggagaling sa labas ng pintana. Oh my God! Thank you, Jesus, Sarah! Rinig kong sabi ni Mami. Nagsisimula na siyang humagulgol habang yakap ako. Nanatili pa rin akong nakatitig sa puting kasame. Who did this to you? Galit na sigaw ni Daddy habang namumula. Pansin ko rin ang namumuong luha niya sa mata. Hindi ko magawang sumagot kay Dad dahil nagbabara ang lalamunan ko. Narinig ko ang singhap ni Ate. Nagsisimula na rin siyang umiyak. Ma'am, mahinang bulong ko. Napatingin si Mami gamit ang mga matang puno ng lungkot, galit at hinagpes. Sinubukan kong umupo mula sa pagkakahiga pero naramdaman ko agad ang sakit mula sa tagiliran ko. Oots! At ungal ko. Tiningnan ko ang mga aparatos na nakakabit sa akin. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko nang muling maalala ang nangyari. Sarah, please tell me ha, who did this to you? Mariing tanong ni Mami habang lumuluha. I don't know ma'am, who is he? Sagot ko habang tuloy-tuloy bumabagsak ang aking mga luha. He? Ang galit na tanong niya pero hindi ko nagawang sumagot pa. Naaalala ko ang ginawang kalukuhan sa akin ng lalaking sumaksak sa akin. Ma'am, please, hayaan muna natin si Sarah na makapagpahinga. Tatawag na lang ako ng doktor. Sabi ni Ate Shin na lumuluha. Tumalikod na siya at lumabas ng pinto. Tumango-tango si Mami habang umiiyak. Pinahiga niya ako ng maayos at kinumutan. Umupo siya sa upuan na katabi ng kama ko. Her, uminom ka muna. Saad ni Daddy. Tinanggap ko ang tubig na ibinigay ni Daddy at agad na ininom ito. Thanks, Daddy. Sambit ko. Ngumiti sa akin si Daddy at umupo sa katabing upuan ni Mami. Ma'am, tawag ko kay Mami. Pinunasan muna ni Mami ang luha niya bago sumagot sa akin. Yes, baby? Tanong niya habang hinihimas-himas ang buhok ko. Ilang araw na po ako nandito? Tanong ko sa nanghihinang paraan. Tritis na baby, kaya nga sobrang happy ko dahil nagising ka na. Sagot niya at tuluyang tumulo na naman ang luha niya. Niyakap ni Daddy si Mami. Kita ko sa dalawang magulang ko ang pagod at lungkot. Naawa ako sa kanila nang dahil sa akin naghihirap sila ngayon. Sino po ang nagdala sa akin dito? Tanong ko ulit. Si Aiden. Sagot niya. Napatango naman ako at ngumiti. Gusto ko pa sanang magtanong pero baka makalata sila Mami. About Aiden, mamaya dadalo siya. Nung isang araw kasi, dumalo siya kasama ang parents niya. Dagdag ni Mami habang nakangiti sa akin. Napatango naman ako at napangiti na lang. Ipinikit ko ang mata ko at pinahinga ang katawan. Kahit ilang araw na akong nakahimlay sa kama ay pakiramdam ko pagod na pagod ako. Hinayaan ko na lang ang sarili ko matulog para may lakas na ako kapag nakaharap ko na ulit si Aiden.
Naalimpungatan ako nang may marinig na boses. Pero nanatili pa rin akong nakapikit. Kamusta na po ang lagay niya, tita? Rinig kong tanong ni Aiden kay mami. Sumingap muna si mami bago sumagot. She's stable na, ayon kay Dok Pina. Rest lang daw ang kailangan ng katawan ni Sarah at pwede na siyang ma-discharge. Sagot ni mami kay Aiden. Nakita mo ba kung sinong gumawa niyan kay Sarah, Aiden? Seryosong tanong ni daddy kay Aiden. Sorry tito, but I did not say. I just beat him up. Because Sarah is the one in my mind, din so I didn't bother to look at the one who did that to Sarah. Seryosong sagot ni Aiden. Muli ko na namang naalala ang mga luha niyang pumatak sa mukha ako. May palatandaan ka ba? O matutukoy mo ba kung sino ang lalaking yon? Muling tanong ni daddy. Nanahimik si Aiden bago sumagot. Meron po. Maikling sagot ni Aiden. Narinig ko ang paggalaw ng upuan at pagdikim ni daddy habang si mami ay napasingap. What is it? Tanong ni daddy. Ano yun iyo? Tanong ni mami. May naputol ang sasabihin sana ni Aiden nang may magbukas ng pinto. Nakapikit pa rin ako hanggang ngayon. Ma'am, Dad, nandyan na po sa labas yung mga pulis. Hinahanap po kayo. Rinig kong sabi ni Ate Shen. Naramdaman kong tumayo na sila mami at may kung sinong humalik sa noo ko. Narinig ko ang pagbukas at pagsarado ng pinto ng room ko. Iminulat ko na ang mata ko at nagkunwaring kakagising lang. Sarah, tawag sa akin ni Aiden. Lumingon ako sa kanya at bahagyong ngumiti. Lumapit siya sa akin at agad akong niyakap. Napatingin ako kay Ate Shin at ganun na lang ang ngiti niya sa amin. Labas muna ako. Paalam ni Ate Shin sa amin. Tumango lang ako bilang tugon. Nahihiyang yumakap ako kay Aiden. Pero bago yon ay inamoy-amoy ko muna ang sarili ko maging ang hininga ko. Nang makumpirmang wala namang amoy ay yumakap na ako pabalik kay Aiden. Ilang minuto niya ako niyakap bago siya kumala sa akin. God, thank you, you're awake now. Sorry kung nagpabaya ako sa'yo. Sorry kung hindi agad ako dumating. Sorry kung dahil sa akin, nandyan ka, Sarah. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Basag ang boses niyang sabi. Hinawakan ko ang kanyang mukha at diretsong tinitigan siya sa mata. Una sa lahat, wala kang kasalanan. Pangalawa, salamat at dumating ka. Pangatlo, hinding-hindi ako mawawala sa inyo. Jojowain pa kasi kita, hihihi. Sagot ko sa kanya. Napapikit ako nang halikan niya ako ng marahan at matagal na halik sa noo ko. Napamulat na ako ng mata nang humiwalay na siya sa akin. Kinuha niya ang kanang kamay ko at agad hinawakan. Agad namang lumakas ang tibok ng puso ko dahil sa simpleng ginawa niyang iyon. Hawak niya pa lang pakiramdam ko na wala na ang masakit na pakiramdam ko. Hawak niya pa lang pakiramdam ko. Kahit nasa panganib ako, ligtas ako. Hawak niya pa lang, kumakabog na ang puso ko. Promise me na hindi ka na mawawala sa akin, Sarah. Tingnan mo ako sa dalawa kong mata at diritsang sabihin sa akin yan. Malungkot niyang sabi.
Tumitig ako sa dalawang mata niyang paborito ko sa lahat. Ako si Sarah Claire Silvestre, na nangangakong hindi mawawala kailanman sa tabi ni Aiden Wincross. Sagot ko habang seryosong nakatitig sa kayumanggi niyang mga mata. Muli akong napapikit nang maramdaman ng labi niya sa noo ko. Hindi kita iiwan, Aiden, basta ipangako mo lang sa akin na balang araw ay masasabi mo sa aking mahal mo ako. Napalayo kami sa isa't isa nang may marinig na tikhim mula sa likod ni Aiden. Ang sweet naman, sana meron din akong kanyang boy best friend. Saad ni Angeline, kapatid ni Aiden. Inilapag niya ang dalang pruta sa side table ko. Humagikik pa si Angeline na animoy kinikilig pa. Namula ako dahil sa kahihiyan. Napatingin sa akin si Aiden na agad din namang nag-iwas ng tingin. Pansin ko rin ang pamumula ng kanyang tinga. Sinamaan niya ng tingin si Angeline dahilan para matigil ito sa kakahagik-gik. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Inis na sigaw ni Aiden habang inis na ginugulo-gulo ang buhok dahilan para maging messy hair ito. Let's see. Bakit ba kahit guluhin niya ang buhok niya ay dumadagdag lang ito sa kaguhapuhan niya? Kuya, masama bang tumalaw lang ako kay Ate Sarah? Ano, ikaw lang pwede? Tanong ni Angeline habang nagbabalat ng punkan. Don't talk to me like that. I'm your kuya. Frustrated na sabi ni Aiden. Hindi ko na kayang pigilan ang tawa ko. Kaya malakas akong natawa. Napahinto ako nang biglang kumirot ang tagiliran ko. Oots! Pigil hindi nga akong sabi. Heist, you're clumsy. Saway ni Aiden habang inaayos ang damit kong nakataas. Inayos niya ang kumot ko pataas sa dibdib ko. Namula ako dahil sa ginawa niya. Nice, sweet ng kuya ko ah. Pero sa akin, salbahe. Singit na naman ni Angeline dahil lang para matawa ako ng bahagya. Angeline, get off the hill of her. Doon ka na nga lang kila mami. Reklamo niya habang nakabusangot. Napapikit naman ako dahil sa kilig. Diyos ko naman, pati ba naman pagkabusangot niya, gwapo pa rin. Para-paraan ka kuya. Bay na nga, magsulo kayo dyan. Che, matari na sabi niya at lumabas na ng kwarto ko. That kid. Reklamo niya habang nakanguso. Sarap mong ikis sa mapula mong labi. Limang taon ang tanda ko kay Angeline. Noon pa lang ay gustong-gusto na niya sa akin para kay Aiden, pero pilit naming sinasabi ni Aiden na magkaibigan lang kami. Pero hito ako, hindi ko akalaing mahuhulog sa kanya. Sa best friend ko, ayos na ba pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Tumango naman ako at nag-thumbs up sa kanya. Nagulat ako nang tumayo siya pero kumuha lang pala ng tatlong prutas na dala kanina ni Angeline. Kunot na o siyang nagbabalat ng punkan. Kaya may pagkakataon akong titigan siya ng matagal. Baka malusaw ako niya na. Bahala ka, wala ka nang masisilayang gwapo. Mala endangered species ata ang kagapuhan ko. Sagot niya sa maangas na paraan at idagdag mo pa ang nakakalaglag pang ibabang isi niya. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Totoo naman kasi. Talaga lang ah. Nang hahamon kong tanong. Napanguso siya sa sinabi ko.
bakit, hindi ba? Nanghahamon niya rin tanong. Natamimi ako sa sinabi niya. Tumawal lang ako at umiling. Kunot na kunot ang makapal niyang kilay sa sinabi ko. Bawiin ko na nga. Baka magkasala pa ako dahil sa pagsisinungaling ko eh. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Natatawang sabi ko. Nakangisi na siyang ibinigay sa akin ang 30 pondkan na binalatan niya. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bulsa ng pantalon niya at itinapat sa bibig ko. Taka akong tumingin sa kanya. Sabihin mo dyan, ang pogi ni Aiden Wincross at ako ang magpapatunay. Sabi niya sa akin, dahilan para tumawa ako. Seriously? May pagkanyan-kanyan ka pang nalalaman na. Natatawang sabi ko at sinubo ang punkan. Napangiwi ako dahil sa sobrang tamis nito. Sige na, ngayon lang naman ako magre-request eh. Parang batang sabi niya habang nakanguso. Natawa naman ako at kinuha ang cellphone galing sa kamay. Nilunok ko muna ang kinakaing pungkan at tumikim bago itapat sa bibig ang cellphone niya. Tumingin ako sa kanya at ang loko ay nakangising nakatingin sa akin. Ang pangit-pangit ni Aiden Wincross at ako ang magpapatunay dyan. Natatawa kong sabi habang nire-record ito. Tumingin ako sa kanya at lalo akong natawa nang makita ang mukha niyang lukot na lukot at parang pinagsukluban ng langit at lupa. Akma niya nang aagawin ang selahon niya pero inalayo ko ito sa kanya. Muli kong itinapat ang selahon sa bibig ko at nagsalita. Pero kahit pangit ang Aiden Wincross namin, mahal na mahal ko yan. Seryoso kong sabi at inend na ang record. Ibinigay ko na sa kanya ang phone niya at agad naman niya itong tinanggap. Pilit kong nilabanan ang ka-awkwardan ko dahil sa sinabi ko. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko. Alanganin siyang tumawa sa akin. Ganoon ba talaga ako kapangit? Naiilang tanong niya. Kainis ka talaga, Sarah. Ang awkward tuloy. Oo eh. Sagot ko. Pilit kong inaalis ang ka-awkwardan ko. Napasimangot siya at padabog na umupo. Magsasalita pa sana siya pero bumukas ang pintuan. Sabay kaming napalingon ni Aiden sa pumasok. Sila mami kasama ang isang babaeng doktor at isang babaeng nurse. Tumayo si Aiden sa kinauupuan at gumilid muna. Kamusta naman ang pakiramdam mo, baby? Tanong ni mami. Okay na, mami. Sagot ko at tumingin kay Aiden. Pinilatan ko siya habang natatawa. Napalimot sa amin si mami at daddy na natatawa. Check her vital sign. Sambit ng doktor, napabaling ang atensyon ko sa kanya. Tumango ang nurse sa doktor at may sinulat sa hawak niyang papel. May itinurok lang na antibiotic ang nurse sa dextrose ko at nauna nang umalis. For now, kailangan niya na lang ng tamang pahinga at pwede na siyang ma-discharge. Kailangan niya ring umiwas sa nakaka-stress na bagay at fully recovered na siya. Binigay ko na sa inyo ang mga resita. Ipainom niyo lang sa kanya sa tamang oras. Paliwanag ng doktor kila mami. Thanks, Doc. Pagpapasalamat ni Daddy sa doktor. Tumango at ngumiti lang ang doktor at naglakad papaalis sa kwarto. Narinig mo yon, baby ha? Iwas sa stress at kailangan ng pahinga. Sabi ni mami sa akin. Tumango naman ako at ngumiti. Here,
drink your med muna bago ka matulog. Sabi ni Ate Shin at ibinigay sa akin ang gamot at tubig. Ibinigay ko na ang baso kay Ate Shin nang mainom ko na ang gamot. Agad na akong pinahiga ni Mami at kinumutan. Sleep tight, Sarah. Sabi ni Mami sa akin. Tumingin ako kay Aiden at ngumiti. Nag-thumbs up siya sa akin at ngumiti. Ipinikit ko na ang mga mata ko at hindi na naman layang nakatulog na ako.